And morning mga karadyo. Balik ulit tayo dun sa ating mga ginagawa. Ito na may wala lang dito sa bahay at wala pang tawag. Ito mga karadyo, meron akong AP2980 yaesu. So ayon dun sa mga marurunong hindi nila kailangan to. Yung mga kagaya sa iba na bago lang magradyo, bago lang nagkaroon ng yaesu, ay ipapakita ko sa inyo mga lodi, mga karadyo, kung papaano siya i-operate na madalian o natin. Ayun, 13.8 nakasulat doon mga karadyo. So naka 13.8 yung aking power supply. Ayun mga karadyo, so unahin natin ngayon mga karadyo kung papaano mag-sit ng itataas muna natin yung power mga karadyo. Subukan natin itaas yung power nito. Then para malaman nyo, para madalian lang, hindi na yung maraming ano. So mga karadyo, kung magtataas ng power, i-overclock natin, off natin. Ayan, kita nyo mga karadyo, medyo pinaino ko yung ilaw. Ito lang yun mga karadyo. Back din mo to, on mo yung karadyo, huwag mo na yung ano yan. Dito ka na sa knob, malaki sa knob, knob na malaki, hanapin mo yung high power. Nasa na yun. So pagkatapos yung mga karadyo, hindi pa yan, isang pindot pa yan sa akin na yan. Makikita mo FDC yun, no? Ang hanapin mo yung FF high power. So pagkatapos kumakuha mo na yung mga karadyo, automatic yun, ito pipindutin mo DW. Ibig sabihin mga karadyo, naka ano na yun, naka overclock na ko siya. So susubukan po natin pipindutin o magbuhay tayo ng SWR. Titingnan ko anong power ko dyan. So 79 mga karadyo. So kaya man lang mga karadyo, kaya mahina siya, 13.8 lang. So kung gusto mo talaga mag overclock, dalhin mo hanggang 14 volt para malakas talaga. Wala namang problema yung mga karadyo hanggang 14 volt kasi sa sasakyan, kasi pag naka 14 volt ka, walang problema yung radyo natin doon. Naka-design kasi siya doon mga karadyo. Kaya kaya mo siya dalhin doon sa mataas. Huwag lang lumampasan ng 15 volt mga karadyo. Delikado na yun. Ba mga karadyo? Yun lang. Napakadaling ano lang. So ngayon mga karadyo, kasunod natin is kagaya ng kaganyan na yan, i-reset ho natin yan. Ako kasi hindi ako nag-overclock at sayang yung radyo. Natutuwa na ako mga karadyo na hanggang 5 watts lang. So i-reset natin yung mga karadyo. So ngayon naka-overclock na ho siya. Ang gagawin na ho naman natin is magre-reset. So i-reset natin. Off. Ito naman lahat ng tatlo. Yan ang pipindutin mo. Reset all. Rest. Ito MW. So automatic yun mga karadyo, wala na siya. Yung nakaano kanina na overclock, wala na yun. Lahat yan, lahat ng nakapunction, basis na sinasabi natin reset, i-reset ho lahat. So ngayon, reset na lahat. Ngayon naman, pag magme-memory ka naman. So pag memory naman yan mga karadyo, mandali lang, ano po. I-memory natin yan kung ari yung 144400. Ang dagdagan natin 144200. So ito lang mga karadyo, naka-beep oh. Press mo to. So makikita mo yun kanyang ano, 0. Lay mo sa 1. Yan. Nabiblink and din isang press. Oh, nakamiyo. Ganun lang kadali mag-memory mga karadyo. Ayun. Ang kasunod naman karadyo, kung papaano tayo maglagay ng duplex. Halimbawa, may repeater ho tayo, B2B. Kailangan natin pitikin o nasa mobile to. Yun ang naman kasunod natin gagawin mga karadyo. Yun ang ituturo ko na naman sa inyo mga karadyo.
Ayan mga karadyo. So ngayon mga karadyo, saglitan lang to. Kung maglalagay ka ng duplex para madali, kasi marami tayong shift dito. So ang pag-iba kasi, pag maglalagay ng mga memory, memory yung mga naka-duplex gaya nito, so, pinot mo yung set, so nandyan na lahat. Hahanapin mo na kung anong gagawin mo dyan, shift, lahat-lahat nandito na. So kung maglalagay ka ng mga duplex nung sa repeater mo, kung may repeater ka na, gagamitin mo itong pampitik, nandito lahat. Ayan, makikita mo naman yan kung anong gagawin mo, yung lang frequency direction, RPT, ganito. Kung RPT sabihin natin, kasimplex, pwede natin lagi ng mga, di ba? Ganun lang yan. Pero ang aking ituturo sa inyo, mga karadyo, yung saglitan lang. Alimbawa, select tayo ng isang frequency. Ito. Wala kasi akong repeater ngayon, mga karadyo. Ano ba? Ito, 144375. So ngayon, mga karadyo, i-memory ho natin yan. Yan yung yung pinaka transmitter niya. Sabi natin yan ang pinauunahin mo pag anong transmitter. So memory natin yan mga karadyo. So 2, wala lang sa 2 lang yan, naka-blink na yan, automatic na sa 2 siya. So naka-memory on 2. So ngayon ilalagay mo yung receiver mo. So bi-ipo tayo uli. So ngayon, halimbawa, ang pang-receive mo ay 14555 00. Ibig sabihin, yan yung receiver mo, yan yung main frequency mo. So ngayon, mga karadyo, gusto mo madali, hindi ka na magsiset doon. Hindi ka na magsisit ng doon sa tawag nito doon sa to sa loob sa RPT. Mabilisan lang. Huwag mo nang pwede mong gamitin naman nandoon yung offset, frequency direction, nandoon na lahat. So dito kasi madalian lang mga karadyo. Madalian lang to. So ang gagawin mo, ituturo ko sa inyo para madali. Yan yung iyong receiver. So, i-memory natin yan uli doon. Anong channel yon? Channel 2. Nasa channel 2 yung iyong transmitter. Ano po? So, madali lang yan. Ibabak mo, bepo. Bepo, naka-bepo kayo. Ayan, nandyan na ano. Press ka uli. Pag press mo uli, nagbi-blink. Balikan ng 2. Ano naka-memory ng 2 yun eh? So, press ka uli dito. Press mo yung mabilisan lang. Press mo itong PTT. Ulit-ulit, ipipress mo yung PTT. Mabilisan lang yan. 2, press PTT and then press ulit. Yun, press tayo sa 2. Ayun do, naka-duplex na. Kita nyo mga karadyo. Napakadali, dito lang ang sigrito nyan. Wala lang sa manual lang talaga. Pero yung mga nagra-radyo, napag-aralan kasi nila kung papaano. Yun, ganun lang kadali mga karadyo. Hindi ka nagagamit, so gagamitin mo lang talaga to para madali ka mag-memory. Salamat mga karadyo. Gandang morning.